Nakakagimbal na naman na balita ating mga netizens ang dapat nating tunghayan. Handa na ba kayong malaman at marinig? Napapabalita ngayon na hindi humingi ng confidential funds si VP Sara Duterte sa kanyang tanggapan para sa susunod na taon. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga eksperto. Ang iba ay pumuri si Vice Presidente sa kanyang transparency at kahandahan na isakripisyo ang ilang aspeto ng kanyang tanggapan para sa ikabubuti ng bansa. Samantala, may mga nagsabi rin na maaaring magdulot ito ng kahinaan sa kanyang kakayahan na magsagawa ng ilang mga sensitibong proyekto at mga programa. Dagdag pa rito, labis na bumaba ang budget ng tanggapan ni VP Sara Duterte kumpara sa nakaraang taon. Ito ay nagdulot ng pangamba na baka masapawan ang kanyang mga plano at inisiyatiba dahil sa kakulangan ng pondo. Ang pagbabagong ito sa budget ay isang patunay na ang administrasyon ay nagiging mas maingat sa paggastos ng pondo ng bayan lalo na sa gitna ng pandemya at iba pang mga suliranin sa ekonomiya. Sa kabilang banda, napapabalita rin na bagaman bumaba ang travel expenses ni Pangulong Bongbong Marcos, nananatili pa rin bilyon ito ang halaga. Ang pababa ng travel expense ay isang hakbang patungo sa mas maayos na pamamahala ng pondo ng gobyerno. Tunay nga ba? Ang dalawang issue ng ito ay nagpapakita ng patuloy na hamon sa pamamahala ng pondo ng bayan. Ang balanse sa pagitan ng transparency, austerity at kahusayan sa paggastos ay isang mahalagang aspeto na kailangang pagtuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. Atin ang subaybayan ng balita upang malaman pa ang karagdagang detalye at mga impormasyon. Pinagaling Germany. Ayan na, klaro na yan ha. Nakauwi na po ang ating mahal na Vice President. Okay, ito pa. Mga kaibigan, may sasampalin lang tayo guys. Gusto nyo sampalin natin? Ha? Yung mga dugyot? O sampalin lang natin yung mga dugyot mga kaibigan. Pati si Franz Castro, sampalin natin guys. O ito. O sampalin, isampal nyo guys. O isampal nyo. O ayan, basahin nyo. Sampal sa inyo to, sampal. O, akala nyo ha? Sara Duterte says no confidential fund proposed for OPP's 2025 budget. O ayan ha? Sampal sa inyo yan. Hindi po nanghihingi or hindi manghihingi ng confidential funds ang ating mahal na Vice President. O, basahin natin para klaro tayo ha. Ayan, Manila, Vice President Sara Duterte said, Office of the Vice President or the OPP did not request confidential and intelligence funds from the 2025 national budget. The Vice President, who has just quit her post as the Education Secretary this month, said this is an interview with reporters at an event in Cebu City on Saturday. For the Office of the Vice President, na wala kaming proposal ng confidential funds for next year. Ayan ha, wala silang proposal ha. Ayaw nila. O, ayaw na nila mga kaibigan. Ayaw na po ni VP Sara. O, dinedma po. Dinedma ang CIF. Ayan ha. House relocated the CIF to the agency's tax to protect the West Philippine Sea. Oh, ito po mga kaibigan, no? Oh, kinilaro ko lang ha, binigyan ko lang kayo ng update para isampal natin sa mga pagmumukha nila. Ha? Gusto ko lang isampal sa mga pagmumukha nila eh. Kasi akala nila, guys, ha, eager beaver or atat na atat makakuha ng CIF or Confidential Intelligence Fund ang ating mahal na Vice President. Pwes, ito. Ayan, sampal sa mukha nyo. Akala nyo, ha? Oh. Ayaw na po ni Vice President Sara Duterte ng Confidential Intelligence Fund. Oh. Mga ano kayo, mga unghang. Ha? Oh, ano masasabi nyo? Nakakahiya kayo. Ito po ang ating updates, guys. Pakinggan lang natin, mga kaibigan. Nagbigay ng ilang detalye ang Department of Budget and Management o DBM kaugnay ng panukalang 2025 National Expenditure Program o NEP na nagkakahalaga ng 6.325 trillion pesos. Sa palace briefing nitong Webes, ibinahagi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na sa Office of the Vice President o OVP may nakalaan na 2.037 billion pesos na kabuang budget ng tanggapan sa ilalim ng 2025 NEP. Ang total budget po niya for next year sa NEP po is 2.03 billion pesos. 2.037 billion pesos. 188.5 million is allocated for personal services.
1.79 billion for maintenance and other operating expenses and 56 million for capital outlay. Gayunpaman, pagdating sa Confidential and Intelligence Funds o CIFs, sinabi ni Pangandaman na walang hiniging budget ang Office of the Vice President para rito. Sa CIF po, wala pong CIF ang Office of the Vice President. I think hindi rin po siya nag-request ng CIF. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na hindi na igigiit ng kanyang opisina ang confidential fund dahil ito ay magdudulot lamang ng pagkakahati-hati o pagkakawatak-watak sa bansa. Bilang vicepresidente, may sinumpaan si VP Duterte sa mga Pilipino na panatilihing mapayapa at matatag ang Pilipinas. Nabatid na bumaba ng 16% ang kabuuang confidential and intel funds para sa susunod na taon. Samantala, pumalo sa 1.054 billion pesos ang proposed allocation para sa travel expenses sa ilalim ng Office of the President. Ito ay 94 million pesos o 8% pagbaba kumpara sa 1.148 billion pesos na alokasyon sa 2024 General Appropriations Act. Siguro kung makikita po natin dito sa proposal nila, siguro may mga nabawasan po silang mga travel, both local and foreign. Matutuwa kami, nabawasan ng 8% ang travel expenses ni Kuting. Ha, matutuwa tayo? Eh, buti naman, bumaba. O, huwag ka nang bumiyahe kasi, biyahe ka kasi ng biyahe. O, bumaba daw ng 8%, mga kaibigan, ha? O, pinagyabang pa nila. Nagyabang pa kayo. At ito po mga kaibigan, pakita ko lang sa inyo. Ayan o, DPM 1.54 billion proposed budget for Marcos travel expenses in 2025. O, bumaba daw mga kaibigan ng 8%. Wow, nagyabang pa kayo. Ha? Buti nga. Wala kaming pakialam. Nakikialam lang kami dahil pera ng bayan yan. Nilulustay nyo sa pagbabiyahin nyo. O, anong nangyari sa biyahe? Anong nangyari sa mga pledges? Nga, walang nangyari. Oh, nga, di ba? Parang na-explain ko naman po dati, together also with DTI and kami rin po sa economic team, we still continue to go out and parang kumbaga we market the Philippines as an investment destination. Tuloy-tuloy po yan. Mababatid na kaliwat ka ng batikos ang natanggap ng administrasyon dahil sa sunod-sunod na biyahe abroad ng presidente kasama ang delegasyon nito. Marami raw sa mga Pilipino ang nagsasabing hindi nila ramdam ang ipinangakong magandang hatid ng mga naiuwing investment pledges mula sa foreign trips na ito. Sa kabilang dako, iniulat naman ng DBM na tumaas ang budget spending o paggamit at paggastos ng pondo ng mga ahensya ng pamahalaan para sa unang semester ng 2024. Inilahad ng DBM principal economist na si Joselito Basilio na 14% mas mataas ang actual spending ng gobyerno ngayong taon kumpara noong 2023. Yung releases has been around 24.6 billion higher than program. So that means may mga na-accelerate tayong mga programa and projects na siyang nasimulan ng mas maaga ngayong taong ito. Kabilang sa mga tinukoy na may pagtaas ng budget utilization ay ang Department of Public Works and Highways, Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development, gayon din ang Commission on Elections. DPWH has its road network infrastructure program. Mas naging mabilis sila this first semester. Ang isa sa mga reason ay nagkakandak sila ng early procurement activities. DND, Department of National Defense, had a bigger spending for its modernization program. Yung sa 4Ps ng DSWD, mas malakas din, mas maganda yung naging proseso. COMELEC have also started its spending activities in preparation for the local and national elections for next year. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Gracilyn Catarong, SMN News. Ako, budget na naman, tiba-tiba na naman sila mga kaibigan. Next year's budget 2025, magkano na? Umabot na po ng almost 7 trillion po mga kaibigan. Matindi po ito guys. Talagang pataas ng pataas ang budget. Pero anong nangyari? Ngayon, isa sa mga
nagdagdag ng budget ang DPWH na naman, mga kaibigan, Sus Marie Josep. DSWD, nagdagdag na naman ng budget, Sus Marie Josep. Ano ba yan? Ano bang ginagawa nyo? DPWH, alam naman natin guys, kasasabi lang sa SONA, ha? At nalaman na natin na booking sila dahil sa bagyong Karina. 5,500 flood control, walang nangyari. Nga. Anong nangyari doon? Ha? Anong nangyari doon? Wala. So, anong gagawin nyo? Dagdag pa rin ng budget? Ano? Ganun uli? 1.4 kada araw? Para lang sa flood control na yan? Oh, di ba? Yan ang sinasabi natin, guys. Budget na naman tayo. Dito na naman tayo magkakabuhol-buhol. Dahil wala kayong klarong projects. Ni wala nga kayong master plan eh. Di ba nahuli sila, wala pala silang master plan. Ibang klase talaga itong gobyerno na to. Gagawa-gawa kayo ng manghihingi kayo ng napakalaking budget tapos wala naman pala kayong master plan. Ano to, diretso bulsa? Oh, nagtatanong lang kami ha, wala po kami paratang dito. Baka sabihin nyo, ha? Allegations na naman. Na accusations na naman. Nagtatanong lang po kami kasi bakit po wala kayong master plan samantalang ang budget nyo is 1.4 billion kada araw para sa flood control. Ayan, kinilaro lang namin, di ba? Mas maganda yung may clarification. Okay, punta po tayo sa iba pa nating mga balita, mga kaibigan. Vice Mayor po ng Davao City, suportado po ang ating mahal na Vice President, guys. Ito po, oh. Patungkol po dito sa open letter para kay Chief PNP, ayan po, Vice Mayor Quintain Box BP Saras open letter to PNP Chief. Ayan, suportado po mga kaibigan. No? Magandang balita to guys. Hindi lang po mga Muslim tribes, hindi lang po mga retired generals, hindi lang po yung mga iba-iba pang mga grupo po ang sumusuporta po sa ating mahal na Vice President dahil po doon sa pagtanggal ng kanyang security detail. Ito po mga kaibigan, no? Vice Mayor po ng Davao City. Talagang suportado po niya si VP Sara. Ayan, no? Basahin lang natin, ha? Vice Mayor Melchor Quintain Jr. on Tuesday said the political harassment claim of Vice President Sara Duterte to the Philippine National Police chief is clear and obvious. Oh, ayan, no? During media tour of the newly renovated session hall on July 30, the Vice Mayor expressed support for the former Davao City Mayor. Well, based on the open letter, very clear naman ang nangyari na. So I support the stand of VP on this. Sabi po ni Mayor noon, sabi po ni Vice Mayor. Kasi alam niya guys, talagang yung nangyari po kay Vice President Sara Duterte, sabi niya, very clear naman ang nangyari. Meron talagang political harassment. Ayan ha, galing po yan kay Vice Mayor ha. Sabi niya dito, huwag kayong mag-alala sa akin, sabi ni Vice President Sara Duterte. Huwag kayong mag-alala sa akin at hindi ninyo kailangan mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan at pag-aalay ng buhay para sa bayan, alam nating lahat na bahagi ito ng ating serbisyo. Pero po mga kaibigan, talagang suportado po siya guys sa marami pang mga grupo sa Davao. Kasama na dyan ang Vice Mayor ng Davao City. Palakpakan po natin guys. Thank you very much. Bravo sa ating Vice Mayor ng Davao City. Talagang full support po sila mga kaibigan. At palakpakan din natin guys, yung iba pang mga, yung mga dumadami na po eh. Yung mga iba pang mga outside the Mindanao, nagpakita na rin sila ng mga tulong guys. Nagpakita na rin sila ng mga suporta para kay VP Sara. Ready na rin sila mga kaibigan. So pag sinabi ni VP Sara, ready na sila. Deploy na lang mga kaibigan. So palakpakan din natin guys. Lahat po ng buo-buo po or lahat po ng sumusuporta sa ating Vice President Sara Duterte, pasalamatan po natin guys at dapat lang po mga kaibigan na palakpakan natin sila at saluduhan natin sila. Dahil ito guys, volunteer to ha. Voluntaryo po to mga kaibigan. Ha? Hindi po ito wala pong bayad to guys. Oo. Voluntaryo pong mga tao na to na magsiservisyo sila kay VP Sara in case po ha, in case lang. Wala pong bayad ito at mga kaibigan ha, ito po yung napaka ano guys, no, napaka
napaka, kumbaga, historical to guys eh. Alam niyo bakit? Dahil, ang tawag dito guys, bayanihan. Bayanihan po. Talagang ang mga Pilipino po, mga kaibigan, ang mga tunay na mga dugong Pilipino, pag may mga ganitong, ano guys, no, in times like this, no, itong mga incident na ito, talagang nagtutulungan. Yan po ang talagang diwa ng mga tunay na mga ano no, tunay na mga dugong ano, dugong Pilipino. Lalo na po sa mga Duterte mga kaibigan. Kaya ako po ay nagpapasalamat talaga sa lahat po ng mga buo-buo or mga grupo. Lalo na po yung mga tribe no, mga Muslim tribes, mga retired general, mga personality po katulad po ni Vice Mayor ng Davao City at marami pang iba na hindi lang sa Davao ha, hindi lang sa Mindanao. Kasama na yung iba pa. At yung mga OFW, ayan, mga kaibigan natin sa abroad. Ayan po, palakpakan nyo guys, palakpakan nyo naman. Oh, ang ganda ng balita natin, di ba? Hindi po puro bad news, ha? Hindi po... Pwede na, puro ka nalang bad news, eh. Oh, hindi na bad news yan, ha? Good news na yan. At least nagbigay tayo ng good news, di ba? Gusto nyo, good news. Ayan po, mga kaibigan. Oy, Perlas Vlog! Kumusta ka na, Perlas Vlog? Oo, punta tayo dyan sa Davao. Ayan, si Perlas Vlog po, mga kaibigan. O, oh, ito po, mga kaibigan. Next, ano? Saan na ba yun? O, oh, punta na po tayo sa iba nating issue. Ito po, pakinggan lang natin, guys. Si Vice Mayor. Sayang na walay session ng Gudrun, but I'm sure there will be something on the works. Yeah. We will still discuss, but right now we have not able to talk about that because today is the fifth Tuesday of the month and we only have session every four Tuesdays lang. So excess Tuesday ito ngayon. That's why I took the opportunity to have a media tour kasi schedule nyo na ngayon nasa Sanggunian eh. If we do this another day, I'll have to call you and pull you out. Yes. Meron na kayong mga schedule sa inyo. Sira ang schedule nyo. So, ako na nag-adjust para sa inyo. Sir, on a personal note, sir. On a personal note, sa imong comment, sir, regarding sa ginawa ni PNP Chief Marbil kay VP Sara, with the open letter of the Vice President, former Mayor. Well, based on the open letter, I think you're very very clear naman yung nangyari. So, I will support the... comment to support the stand of the VP on this. So do you, I'm sorry, do you agree with the Vice President that it's a political harassment? Ayaw naman eh. That's very obvious for me. That's very clear. Okay. So yun, si Vice Mayor po no, ng Davao City mga kaibigan. Palakpakan po natin once again. Next topic naman tayo guys. Tapos na yung good news natin ha. Bad news naman tayo. Badges ka agad, grabe, bilis ha. Ito po mga kaibigan, no? Pakinggan po natin si Attorney Torreon, guys ha. Ito po ang kanyang sinabi po ni Attorney Torreon, mga kaibigan, no? Umpisahan po natin kay Attorney Torreon para lalo nating maintindihan yung mga issue natin ngayon. The efforts that you are doing, no, are geared towards nothing else but political. No? So, be professional. Sabi mo palagi, I am a professional. Then act like one. Nako, ito na naman si PNP Chief, mga kaibigan. Ha? Nabuking po sa illegal na ginagawa. Pakinggan po natin si Attorney Torreon, mga kaibigan. Dito muna tayo no, sa whether or not it is legally correct on the part of General Torre to unilaterally act, no? Instead of the NAPOLCOM together with the panel of generals who will determine who are most wanted persons or top 10 most wanted persons. There are actually criteria for the determination as to who will be top 10 wanted persons, most wanted persons, no? And they are governed by NAPOLCOM Memorandum Circular. There is this NAPOLCOM Memorandum Circular number 2019 as amended by NAPOLCOM Circular number 2022. And there are clear steps, parameters by which you can say that a person is indeed most wanted or he belongs to the top 10 most wanted persons, no? May mga ano yun. Ang third requirement is he must be a leader of a crime syndicate,
mga ganun-ganun. Eh, yun pa lang, sa third requirement, hindi na siya, hindi na mag-ano, hindi naman miyembro ng crime syndicate po si Pastor Apollo Sikibuloy. So, I really doubt as to the legality of the actions of General Torre. So, and besides, ang pag-determine po nito hindi lang isang tao. Panel po ito. Kasi may mga tao naman na mga terorista talaga na marami nang pinatay. Eh, dapat sila yung mga top 10. Oh, bakit bigla na lang nabilong si Pastor na hindi lang top 10? Siya na atang superstar. Kasi yung pinaka-wanted noon na terorista, 7.5 million lang. Eh, panel of generals yung nag-decide niyan kung sino yan silang pinaka-top 10. Hindi yan determined by only one person. It is determined on the gravity of the crime, its effect upon society, whether or not they are governed by a syndicate, whether or not their effect upon society is so grave. All of these have clear parameters under NAPULCOM Memorandum Circular, no? And the unilateral action, therefore, on the part of General Torre is questionable. Yun po ang masabi ko po niyan. So, ito namang ginagawa naman ni General Marbil na tinanggalan ng security detail si Vice President Sara Duterte. I hope we will remind him also of his role, no, under Republic Act 6975, no. The PNP law, no, it states section 24, no. He is mandated to enforce all laws and ordinances relative to the protection and of lives and properties, and it is likewise mandated that he should provide the direction of the PNP. The direction that he is taking now is actually a selective taking away of security personnel upon our executives, the chief executive and now the second executive. Kung ginawa niya yun sa second executive, kasi meron sigurong severe lack of PNP personnel, that's the only probable legal basis by which we can support his move. Eh, kung ginawa niya yun sa ibang mga public officers, eh, siguro ma-justify yun. Pero ito kasi selective eh. So, there may be ground to accuse him of using his influence, no, for political purposes, no? Yun po. Ayun, klaro po yung sinabi ni, ano ha, klaro po ang sinabi ni Attorney Torion, guys. Ini-explain lang niya dito, mga kaibigan, yung legality tsaka yung illegal. Illegal naman talaga, di ba? Kahit nga siguro hindi tayo, kahit siguro guys, wala tayong knowledge masyado sa, kasi masyadong technical kasi ito, mga kaibigan, pagdating po dito, eh, no? Kasi po, ano, batas-batas na yan eh. Di ba? Nakaka-explain lang naman talaga dyan ng properly itong mga abogado katulad po ni Attorney Torion. Kasi isa yan sa mga magagaling na abogado sa Pilipinas eh. So ang ina-explain dito guys, yung legality kasi, walang presence eh ng legality. Illegal. Bakit po illegal, mga kaibigan? Dahil na-cite po ni Attorney Torion sa konstitusyon po ng Pilipinas, Republic Act. Meron po nakalagay doon, mga kaibigan, na bawal ang ginawa niya. Dahil si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, isa yan sa mga highest position eh. Pangalawa. Vice Presidente yan. Di ba? So, ano lang ba si PNP chief? Ano lang ba siya? Di ba? Hindi naman siya elected. Elected ba siya? Hindi. Appointed lang siya. Si Torre, appointed lang din. DALG, appointed lang din. Hindi sila elected. Hindi sila binoto ng tao. Parang si ano yan eh, parang si Ahas yan eh. Si Lisa Ahas. Hindi naman siya, wala naman siyang papel dyan si Lisa Ahas. Palamuti lang siya dyan guys, pero anong ginagawa niya? Nagiging intrimitida siya, di ba? Oo, paki-alamera. Hindi naman siya binoto ng tao, wala siyang mandato. Kaya dapat hindi siya nakialam. So ganito dun dapat ang mga pulis. Dapat hindi sila nakikialam. Kung makikialam sila, dapat yung sa protection at pag-serve ng taong bayan. Yun ang dapat nilang pakialaman. Kasi ang dami nating problema guys eh. Di ba? Isa-isahin natin, hindi tayo matatapos dito.
Lalo na po yung mga nawawalang mga bata. Wala naman silang aksyon. Di ba? O katulad dito mga kaibigan, may paparinig ako sa inyo ha. Pakinggan po natin mabuti ito guys. Tatapatan ng Kingdom of Jesus Christ ang pabuyan ng gobyerno ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga balitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyo ring mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan. At sa susunod muli.